Halos 2 taon na rin na hindi natin nasisilayan ang Netflix actor at komedyanteng si Gelson Bay matapos ang kanyang huling TV stint sa telebisyon, kung saan isa siya sa mga co-actors ng defunct Kapuso sitcom na Daddy's Girl na pinangunahan naman ni Bossing Big at phenomenal star Maine Mendoza. Ginampanan niya rito ang papel bilang si Jerry bilang isa sa mga probinsyanong tawan ni Barack Otogan sa kanyang pagmamayari na classic style modern coffee shop. Kasama nga rito ang isa sa mga hinangaang komedyante at maskulistang si Benji Paras na ginagampanan naman ang papel bilang si Tom. Nagulat ang marami sa kinainatnan ng komedyante sa kanyang naging one-on-one interview kay Julius Babaw sa YouTube channel nitong Julius Babaw Unplugged, kung saan ibang Gelson na ang kita physically dahil sa kanyang dinadalang sakit sanhi ng stroke. Sa interview ito, lahat ay dinetalye ng comedian actor ang nangyari sa kanya matapos itong mawala sa harap ng tabing, sa pagbibigay na rin sa lahat ng katanungan sa kanya ng host na si Julius Babaw. Pero bago pa nito, ikinwento niya ang lahat-lahat ng kanyang mga pinagdaanan sa buhay bago pa niya nakamit ang kanyang tagumpay bilang artista sa mundo ng showbiz. Ayon sa kanya, mas mahirap paro siya sa mga taong kapo sa buhay at inamin niyang galing siya mismo sa isang lugar kung saan kalat ang krimen sa makabilang kanto ng ibig niya sabihin ay mismo sa isang squatter area sa nagmula. Naranasan niyang kumain lamang ng isang beses sa isang araw at magtildil ng asin dahil sa kahirapan sa kanilang buhay. Namasukan siya bilang isang garbage collector kung saan tumagal siya ng halos 3 taon sa trabaho ito at maging ang pagkoconstruction ay hindi niya pinalagpas para lamang unan ang kumakalam na sikmura ng kanyang pamilya. Pero ayon sa kanya, hindi ito naging hadlang para ituloy ang buhay na ibinigay sa kanya ng buong may kapal hanggang sa dumating ang pagkakataong makapasok siya sa showbiz incidentally. Ikinwento niya kay Julius na nagsimula lamang siya sa pa-extra-extra sa showbiz hanggang sa kalitaan siya ng potensyal ng isa sa mga producer ng GMA7 upang makapasok at may pakilala sa mga malalaking tao sa showbiz, at isa na nga dito ay si Big Soto. Hindi naman siya binugo nito hanggang si tinulungan siya makapasok sa isa sa sitcom noon ni Bossing na Hay Bahay Po, kung saan nakasama niya rito ang mga dekalibring komedyan sa showbiz tulad ni na Ay de las Alas, Wally Bayola at Jose Manalo. Dito na nagsimula at umina ang kanyang pangalan sa industriya hanggang sa magkaroon siya ng mga sunod-sunod na proyekto sa ilalim ng kanyang mother network na GMA7. At hindi lang dito nagtapos ang kanilang sama ni Bossing at nagbigay rin sa kanya ng pagkakataon na mag-iisa sa mga matatalik nitong kaibigan hanggang magkaroon na naman sila muli ng isa pang sitcom sa naturang network. Dito na nga nag-umpisa at nagsimula ang sikat na pinagbidahan ni na Bossing Big at phenomenal star Maine Mendoza na Daddy's Girl. Dito niya napatunayan ang kanyang galing sa pagpapatawa at bilang isang komedyante dahil na rin sa mga rekomendasyon ni Bossing sa kanya at maging ang mga taong nakapanood at nakasaksi sa kanyang galing sa pag-arte. Dito na nagsunod-sunod ang kanyang swerte sa buhay dahil sa mga proyektong kanyang natatanggap sa ilan sa mga malalaking producer sa mundo ng showbiz. Isa siya sa naging co-actors sa pelikulang pinagbidahan ni Julia Barreto at Joshua Garcia na Love to You to the Stars and Back na naging all-time blockbuster ito sa pelikula noong 2017. Nakasama rin siya sa pelikula noon na pinagbidahan ng Ang Kabugabo Star Bites Ganda at Coco Martin na i-produce naman ng kapamilya network na Beauty and the Bestie, kung saan ginampanan niya dito bilang si Chef Ben na isa sa mga nagmamayari ng malaking restaurant. Bukod pa dito, naging co-star din siya sa ilang mga malalaki pang pelikula na ginawa ng ilang kilalang organisasyon at mga TV network tulad ng GMA7 at ABS-CBN. At ilan sa mga ito ay Ang Pangarap Kong Hold Up, Mission Unstoppable, The Don't Identity ni Bossing Big noong 2019, Jack M. Popoy, The Police Credible na pinagdaan naman ni Coco Martin, Big Soto at Maine Mendoza, at maging sa pelikula ni Paolo Ballesteros na Barbie the Wonder. At sa kabila ng kanyang mga natamong mga biyaya sa showbiz, ay hindi pa rin nagtapos ang kanilang sama ni Bossing Big dahil halos sa lahat ng mga ginawa nito sa pelikula, kasama siya bilang isa sa mga supporting actor at kabilang na nga dito ang all-time hit movie ni Bossing na Meant to Be, kung saan kasamang arito ng pinapinal star na si Maine Mendoza.
Isa sa mga naging highlights ng kanyang karera sa showbiz ay noong mabigyan siya ng isang malaking break sa pagganap niya bilang bida sa isang pelikula na niproduce sa ilalim ng isa sa pinakamalaking film industry sa buong mundo na Netflix. At ito ay ang Finding Agnes, kung saan leading lady niya dito ang pamilya actress na si Sue Ramirez. Dito lalo siyang nakilala at nabansagang Netflix actor at nagbigay ng malaking oportunidad sa kanya para makabili ng kanyang sariling bahay na matatagpuan sa Imus, Cavite. Sa kabila ng kanyang kumikinang na pangalan sa showbiz ay ito na rin ang isa sa mga dahilan ng kanyang paglulugmok sa buhay matapos magka-stroke siya sa nihi ng kanyang matinding trabaho sa showbiz. Isa rin ito sa mga naging sanhi kung bakit nalagay sa alanganin ang kanyang buhay at muntik niya pa itong ikinamatay. Sa kanyang pagpa-ospital, lalimas lahat ang kanyang mga pinagpaguran sa showbiz dahil sa kanyang mga expenses sa gamot at ang nangyaring operasyon sa kanyang ulo. Dalaman ito ni Bossing Big, ang nagkakulugmong nangyari ay Jelson, at agad naman itong bumisita sa kanya at nagbigay ng malaking tulong pinansyal sa lahat ng kanyang mga pangangailangan sa buhay. Sa ngayon, ayon sa kanyang interview kay Julius Babaw, ay patuloy ang kanyang pagpapagaling at pinasalamatan ang lahat ng taong tumulong sa kanya mula nang siya ay nag-uumpisa pa lamang sa showbiz hanggang sa puntong huminto na siya dahil sa kanyang sakit na stroke. Labis-labis ang kanyang pasasalamat kay Bossing dahil sa walang tigil na tulong ang pinapaabot sa kanyang pagpapagaling kasama na ang maintenance at sa kanyang pamilya. Umaasa siyang makaka-recover na siya agad sa bangungot na kanyang pinagdaraanan at makabalik muli sa minahal niyang profession bilang isang magaling na comedian actor. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.